Hello mga kapatid! Welcome sa Semirara Island Public Library Hub! Dito tayo mag-aaral ng place value. I'm Ate Ara and with Mama, let's learn together! Tuloy po kayo sa ating Library Hub. Dito muna tayo sa area na kung saan nagbabasa ang mga batang may edad na 1 hanggang 5 taong gulang. Ngayon ay papag-aralan natin paano nabubuo ang 3-digit numbers. Dito muna tayo sa isang bahagi ng mga non-fiction books. Itutuloy na muna ni Ate Ara ang ating papag-aralan. 3-digit numbers are made from hundreds, tens, and ones. Let us look at 2, 7, and 8. Ano-anong numbers ang pwede mong mabuo? Ang galing! Sino kaya nakaisip ng 278 or 782 or kaya 287 baka 728 or 782? Alam ko na marami pa kayo naisip number combination ng 2, 7, and 8. Gagamitin muna nating combination ay 728. Kids, tandaan, the position of a digit in a number is really important. 278 and 728. Use the same digit but are different numbers. The position of the digit 0 to 9 give the value of number. Pasyalan muna natin ang area na kung saan nag-aaral ang ating mga guro tuwing weekends. Ayan, ituloy na natin yung ating lesson. Gamitin natin yung number na sinabi ni Ate Ara, 728. Ano nga kaya ang mga numbers na pagsasama-samahin para mabuo ang 728? Ang sabi kanina ni Ate Ara, dapat merong hundreds, tens, and ones. Kaya tama ang naisip mo. I-add natin ang 700 plus 20 plus 8. And that will give us 728. Let's have another example. Get your writing materials now and write how many hundreds, tens, and ones there are in each of these 3-digit numbers. Let's do the first one together. To make 398, we will add 300 plus 90 plus 8. The next 5 numbers will be for you to practice on. You can post this video to write the given. After answering the given, ask someone to help you check your answers. Nasagutan na ba? Ituloy na natin yung ating lesson. Let us use the abacus to have the proper number position of 593. Ang abacus ay tinatawag ding counting frame. The abacus is already used in the ancient times. In Europe, China, and Russia, centuries before the adoption of the written Arabic numeral system. The correct position of 593 will be 500 plus 90 plus 3. That will be 500s, 9 tens, and 3 ones. Let us now use the abacus to see the proper positions. Tingnan niyong maigi ang abacus. Sa kanang bahagi, merong 5 para sa hundreds, 9 para sa tens, yung pula, at 3 blue para sa ones. Sige nga, bumuo pa nga tayo ng mga numbers gamit ang abacus. Ayan, 83 ang answer dahil 0 sa hundreds, 8 sa tens, and 3 sa ones. O kayo naman sa mga susunod ha, be sure to write the number shown on each abacus. Ganun pa rin yung proseso, you can post the video to answer and then after which you have answered all, ask someone to check your answer.
Nasa research room na tayo ng ating library hub. I know you can do the next 5 abacus reading. For the last activity, you have to write the missing numbers or words to complete each number. Thank you, kids! Tapos na ang ating lesson. At nakapag-tour na rin tayo sa Semirara Island Public Library Hub. I hope that one of these days, makapasyal naman kayo sa ating Semirara Island Public Library Hub. Abangan nyo ang ating next lesson ha. We will learn how to compare 3-digit numbers and put them in order. I hope na makasama ko kayo ulit sa ating susunod na lakbay-aral. God bless everyone!